Sir Benjo, are you still with us? Yes, Mr. Chair, magandang hapon po. Sir Benjo, yes. Could we ask for your inputs rin on this matter? Yes, Mr. Chair, of course. No, ito ay napakalaking usapin po sa aming mga guro. No, right now, kagaya po nung sinabi ni Ms. Rubino, marami rin kaming kaso ng hawak na kinalaman po dito. And even in the past, no, marami po kaming teachers po. No, I could cite, no, several cases po, no, na kinasuhan, ano, na extort, no, nagbayad, no, para maiwas sa iskandalo. Kasi alam niyo po, itong iskandalo, ito yung kinatatakutan ng mga teacher. Kahit pa hindi ka talaga naman gumawa ng kasalanan, kapag ka ikaw ay iniskandalo, medyo talo ka agad. Lalo na kung ikaw ay teacher, kasi iniingatan mo yung reputation. So, hanggang nangyayari po, no, kesa naman makasuhan, pumasok sa isang legal na laban, ano po, no, nagbabayad na lang yung mga teacher, kahit wala silang kasalanan. Of course, that's against our advice din, ano, usually. Pero talo po talaga, Mr. Chair, no? Kaya po, dadaanan mo lamang po, no, this document has been submitted, no, to the Department of Education, ano, and most recently po, no, 2019, ano po, nung ipinasa po namin ito uli, no, sa Department of Education, na nagkaroon po tayo na isang malaking usapin hinggil sa mga sa teacher, no, na napahiya, no, sa hindi lang sa social media pati sa mainstream media, no. Bakit ba nangyayari ito? Kailangan po kasi talaga ng disiplina. Even you, Mr. Chair, no, you agree, no, na kailangan talaga ng disiplina para matuto yung mga bata, no? Tayo pong lahat ay lumaki sa palo, no, ating mga teacher, especially yung amin pong mga ka-generation, no, na pag tinalo ka ng teacher mo, nalaman ng nanay mo, papaluin ka uli ng nanay, no? So ngayon po, no, ang isa naming problema ay super regulated, no? Sobra na po, no, yung regulation sa mga guro po natin, no, over-regulated, no? Meron tayong Death and Child Protection Policy, no, na that was mentioned, no, by Asik Gringas po, no, yung Child Protection Policy po at yung RE-760, no, na binabanggit po kanina, no, lahat po, no, lahat, practically everything, no, na pwedeng gawin ng teacher to discipline, no, the students, no, ay the learners, no, ay pwedeng pumasok, no, in any of the provisions, no, of CPP, no, or RE-760, at ito ay ko-consider na abuse. Ito ay ko-consider na pa-abuso ng mga bata, no. So ano pang nangyayari ngayon? And this is one of the reasons po, no, Mr. Chair, kung bakit po yung ating mga bata ngayon ay talagang medyo relaxed, no. Minsan, no, ayan, kagaya ngayon po, umulan, no, ayaw na nilang pumasok kasi umulan. Pag uminit, ayaw na rin naman nilang pumasok, no. Kapag pinagalitan sila, sasabihin may mental health issue, no. This not of course, no, we consider, no, these children po, no, as our own children din naman. Napanggit din kanina ni Ms. Rubino, talaga naman po ganun magmahal ang mga teacher. At kung medyo nakapagsasalita, pumupukpok sa lamesa, sumisigaw, minsan ang babato ng eraser, no, yung ating mga teacher, no, lahat po ito ay dahil mahal nila yung ating mga bata, no. Wala pong teacher po, no, na walang sino mang tao, no, na naturally ay pipiliin niya maging teacher kung hindi siya likas na mapagmahal, hindi siya likas na maunawain, kung hindi siya likas sa mapangalaga sa mga bata, no. Kakambal po ito ng aming pagiging guro. Kakambal po ito ng aming ng aming profession. Kaya kung yung mismo, no, na nature ng aming profession ay aalisin po sa amin, eh, paano namin ito magagawa ng mabuti, no? At yan po yung dahilan kung bakit ang dami po ng mga teacher ngayon, no, na kesa makasuhan siya, papabayaan na lang niya yung mga bata na magulog, papabayaan na lang niya yung mga bata na hindi matuto, no? Kasi kapag kain na si kaso niya po, well, of course, no, in all fairness to the Department of Education, we have, no, what we call, no, in the Child Protection Policy po, no, we have this positive discipline, no, provision, no, but yung positive discipline provision, no, is only composed of 2 or 3 sentences and then wala na, no. Kung paano po namin ito gagawin, wala na. It's a long process po, no. Pero kailangan po namin na yung mismo, no, doon sa classroom situation natin, no, sa Pilipinas, kung paano ito gagawin, no. We have the Magna Carta for public school teachers, no, to protect our rights and welfare po, no. Pero ito po yung napatunayan na hindi po ubra, no, doon sa ilang mga polisiya po, no, on children. Ngayon po, Mr. Chair, ito po yung aming with due respect, no, doon sa subscribe na napakaganda, no. Let me just enumerate po, no, some of our
recommendations po dapat no, hindi sa well this not in particular with the substitute bill no, sabi ko nga po napakaganda niya ano po sa reduce beyond no, dito po sa bill na pinag-uusapan natin una dapat i-reduce natin yung klase no, yung class size natin to at least 30 students per classroom. Pangalawa, bigyan po ng sick and vacation leave yung ating mga guro. Wala po tayo niyan, no? I-professionalize po natin yung guidance and counseling. Bigyan po yung ating mga registered guidance counselor ng mas mataas sa salary grade. Ang aming recommendation po, at least salary grade 18. No? Nabanggit niyo po kanina, salary grade 16. Pero po yung salary grade 18, katumbas to ng master teacher. Sapagkat yun din po yung katumbas ng kanilang qualification. Mag-create po tayo ng mas maraming SPED centers. No, kanina, binabagita po ito sa Jose Del Monte. No? Dapat po may SPED centers. No? At least lahat po ng syudad o lahat ng cluster of municipalities po natin. Ano po? Institutionalization po ng alternative school discipline policies agreed by school administrators, teachers, parents, and learners. Number 6 po, ito po yung binabanggit din ninyo po kanina. No? Dapat po ma-amend yung certain penal provisions no, of RA 767 para hindi naman po lahat. No? Pati yung simpleng, napaka-bias. No? Pwede po natin sabihin, napaka-bias hindi po against teachers. Ha? Against teachers' interest po. No? Napaka-bias ng RA 767. Kasi pag pinupok mo yung lames at nagulat yung bata, that could be considered as abuse. We had the case po no, in North Caloocan po no, na trinetin niya yung bata. No? Paano niya trinetin? Sabi niya, pag hindi ka nagpagupit, ibabagsak kita. Ano po ginawa ng bata afterwards? Sinaksak yung teacher, patay. No po, meron po tayong isang case ngayon po dito sa Central Luzon. Ano po, anong sinabi ng teacher? Kapag ka hindi ka tumigil, lalagyan ko ng scotch tape yung bibig mo. Kinasuhan po yung teacher, ongoing po ngayon. Ano po? Number 7 po, protection ng teachers from harassment, intimidation, physical threat, extortion, and media sensationalization. Hiring of dedicated lawyers for the defense of public school teachers facing administrative and criminal charges. Number 9 po, massive and substantial training on positive discipline approach. And number 10 po, review ng child protection policy ng Department of Education at magkaroon din po dapat no ng teacher protection policy no. Last point na Mr. Chair, no kaya po dito no napakaganda na po nito. Gusto ko po sana na isa-isahin po yung aming mga appreciation po dito sa bawat sections po nito no. Sa bawat section po nitong substitute bill, pero general na lang po no para hindi na po ako magtagal no. Una po yung section 4 gusto po namin sana yung teacher's manual, tawagin po natin ito no na Teachers Protection Manual para po ma-emphasize yung intention no na protektahan ng ating mga guro no at hindi lang simpleng teachers manual po no. At yung binabanggit po no na dapat makasuhan din po yung mga magulang no kapag ka napatunayan no na ito ay malicious accusation at walang batayan no, dapat kasuhan din po. Hindi pwedeng kapag ka yung teacher po ay naabuso, yung teacher po ay pinagtawanan, hiniya no, tapos ganoon na lang yun, hindi po naman po pwede yun no. Para naman po hindi pa para dahil gantihan na po, kundi para maging maiwasan po natin, ma-prevent po natin yung napakadaling magkaso sa mga teacher no. At napakadaling magkaso dahil talagang napaka-vulnerable po no nung kalagayan ng ating mga guro no. Doon po sa binabanggit ninyo, and this is my last point, doon po sa binabanggit ninyo po, tama po 'yan no. Dapat po yung mga teacher po ilan no na mga sinasabi nating mga intended no actions intended for discipline no na dapat nating tanggalin no doon sa RA 7610, and this bill no should amend no certain provisions po of RA 7610 para naman po maprotektahan din yung ating mga guro na, and then lastly yung pagbibigay po talaga ng abogado sa ating mga teacher na nakakasuhan dahil ito ay nakasuhan sila in line of their official duty no. Kahit pang kalaban po dito ay ang DepEd as an institution, dapat pa rin po na yung mga teacher po natin no ay mabigyan po ng protection no and legal defense no at that no. Yun lamang po Mr. Chair at maraming salamat. Thank you Sir Benjo. Yes, Honorable Manuel. Yeah, in response sa ilang mga puntong nabanggit ng ating resource person mula sa Teachers Dignity Coalition, yung proposed na pangalan, yung from Teachers Manual going Teachers Protection Manual. So I think I would as an author I would leave that to the committee kung ano man yung pangalan, but nagalas yung laman pa rin niya ay dapat kung ano talaga yung intent ng ating panukalang batas.
Pangalawa, Mr. Chair, yung sanctions din doon naman sa mga falsely nag-accuse or malicious yung accusation sa isang guro, edi nandiyan din po siya sa section 4, line 11, na lalamanin ng manual ang disciplinary measures against students who are found to have made malicious accusations of child abuse against teachers. So, with that, in effect, Mr. Chair, dahil yung mga students, lalo na kung minor de edad, edi sila din ay nasa jurisdiction ng kanilang mga magulang. So, in effect, ay meron ding magiging kaakibat na measures on the parents who would commit this kind of act. At pangatlo po dun sa pag-aamin ng RA 7610, well, the authors believe, Mr. Chair, na kung magiging batas naman na po ito, its effect would be to supersede yung pag-interpret or paggamit ng RA 7610 against the teacher. So I think it would suffice, no, itong section 5 natin. At sa paggawa naman natin ng batas, kung ano yung mas huli, edi yun yung magkakaroon ng precedence over other previously approved laws. So I think that would be enough to address yung mga punto ng ating research person. Thank you, Honorable Manuel. Just on Sir Benjo, no? Yung section 5 na ito, you are in agreement with this. Yes, sir. Basta lang sana dun sa IRR, kasi baka magkakatalo sa IRR, perhaps no, the debt and child protection policy, no, could be considered as an IRR. Pero it should be in line, no, with the provisions of this new legislation, if ever, no, that this will be passed into.